miracle. And every breath we take is a gift from God. And I consider this, after spending 80 years with my family, it is a gift from God. Ako po'y natutuwa, nagagalak, na nandito yung mga friends natin, mga kamag-anak. Ang sabi ko kasi kay Jess, sa mga anak ko, kay Tony, kay Malo, Linibet, at Paolo, na ang imbitahin lang dito sa 18th birthday ko ay yung mga in-laws nila. At ako'y natutuwa at nandito nga sila. At ang aking mga kapatid, nandito ang aking mga pinsan, mga pamangkin, at ang aking best friend. Ang aking best friend, si ang aking Toto Jess Sardua. Yan! Magka-classmate ko siya nung sa Mapua when we took up chemical engineering. At nang matapos, nakakuha kami ng board exam, eh, kasama ko sa opisina. I used to work with me as my vice president. So palakpakan natin. Yes, ang kanyang wife, Gina Lolo Brigida Sardua. Yan. At buho kami. Kaya lang, yung aking ang kasama namin just passed away about, what, 3 weeks ago? Mga 3 weeks ago? Si Frankie Vega. At buho kami magbarkada. At nalala ko yung aming mga nakaraan noong kami nag-aaral. At ako'y natutuwa, siya 81 years old. Medyo nagka-problema sa health. Kanya, hindi kasi nag-usap kami na dapat 106 years old ang aming ambisyon. Kaya ako naman, sa party ko, yun ang sinabi ko sa mga anak ko, na dapat alagaan nila ang kanilang katawan, ang health nila, dahil nga sa kailangan-kailangan magservisyo tayo sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, na hanggang ngayon naghihirap. Yan! Kanya ako, ang isip ko, abutin ko ang 106 years old. 80 years old na ako ngayon. Pero, alam niyo, sabi nga nila, hindi pa naman mukhang 80 years old ako, di ba? Ang totoo na, nung huling kampanyahan sa eleksyon, ang sabi nung gustong pumalit sa akin, dapat palitan niyan si Marquez dahil maganda na. Kailangan palitan na siya ng mas bata, romantiko at guwapo. Sabi ko, mayroon pa bang mas romantiko sa akin? At mas may guwapo ko sa akin? At dahil doon, naku, napilitan ako sa harap ng maraming crowds na ipakita yung abs ko. Gusto niyo makita din? No! No! Sabi na, huwag na daw, puro taba. Dito to, ang feeling ko kasi parang 45 years old na lang. At dahil, meron kasi na si Mrs. Marquez kasi ay merong La Marquesa. Beauty salon ho yun sa Aklan at dito sa Mirville. Meron din ho kami kung gusto niyo magpa-facial. Yun ho ang ginagamit namin, yung kanyang technique. Hindi naman si Mrs. Marquez na na-stroke lang siya. Pero ang mukha niya, tingnan mo, wala pa rin, di ba? Ha? At siya'y mag-80 years old na rin sa March 11, next year. So makasunod lang. Ang aking sabi, ay imbitahin ng mga anak ko, yung mga in-laws nila. Kaya ko'y tagtuwa, dito sila, halos lahat. Nandito, so salamat, Jess, salamat, Corey. Palakpakan natin si Jess at saka si Corey. Ang tala niya, mga kamag-anak. Ganon din, si Tony at saka si Christine. Where's Tony? Tony at saka si Christine. Nandito rin ang mga kamag-anak ni Paolo at saka ni Eloy, si Malo. So, nakamag-anak mo, Malo? At saka si Carlos.
saka si Lila, at saka si Bjorn. Bjorn kasi birthday rin sa July 21 ng papa ni Bjorn. Di ba, Bjorn? Tingnan mo si Bjorn. Kayo nga, Bjorn. Iba ang itsura nito. Ha? Yan, tingnan niyo yan, ha? Akala niyo, kayo lang ang mga gwapo? Tingnan niyo yung mga apo. Masama ko patayuin mo rin. Sino, si Carlos? Inspired na inspired ko ngayon sapagkat dito ang mga kamag-anak natin. At sabi ko, exclusive lang sa mga kamag-anak, mga kaibigan at mga empleyado namin na nandito. Ako inspired sapagkat nandito yung aking pamangkin na siya nagbigay sa akin inspirasyon sapagkat siya ay galing din sa mahirap na angkan. Ha? Nandito ba siya? Yung kamag-anak ko. Ayan! Tita mo Rosa! Palakpakan natin si Rosa. Si Rosa ay galing din sa pamilya ko na nakakaiyak sabihin, pero ang totoo niyan, katulad ko rin, na walang-wala. Pinakamahirap na angkan. Sapagkat ang nanay ko nga, kaya sinasabing mahirap, ang nanay ko nga hindi marunong bumasa at hindi marunong magsulat. Pero siya ang best teacher ko. Sapagkat siya nagturo sa akin na I am Pepe, I am Pilar. I am Pepe, I am a little boy. I am Pilar, I am a little girl. I am Pepe's sister. I am Nana. I am a little girl. I am Pepe's sister. And I am Pilar's sister too. And in the next page, you will read, Wow, 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 I am Bantay. Memoryado ng nanay ko. Andito yung kapatid ko. Ayaw ko nga, Jimmy. Where's Jimmy? Ay, inspirado ako. Nako, madilim ka na eh. Nandiyan ka pa sa madilim. Andiyan ang isang sister ko, si Linda. Tatlo lang kami magkakapatid. Si Eddie hindi na marating, pero nandito ang misis niya. My brother, Jimmy, is now 77. Alam niyo ang pagpaplano ng tatay at nanay ko? Ang ganda. Every 3 years, isinisilang kami. Ako ang panganay, si Jimmy, 77. Si Ellie, wala dito. 74. Si Linda is about 71 ka na Linda, di ba? Ayan si Linda. Kaya nakuba na si Linda. Apat lang kami. Pero ako ay, sila ay okay pa, di ba? Sa edad na more than 70 years old, we have surpassed the average lifespan of a Filipino. Kaya senior citizen na rin kami. Kaya maswerte ho tayo. Hindi ko akalain na ganun kagaling kumanta yung aking mga apo, mga anak ko. Tingnan niyo, siguro tumunad sa akin. Itong araw, ang kinakanta ko ay, nako, ang gaganda. Nakaharana ho kami nung araw na hindi na kailangan magharana, di ba? Text-text na lang. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang. Yun ang alam ko. Ganto na lang. Tutuloy na lang yan ni Christine mamaya. Ang aking daughter-in-law, a professional singer. Rosa, maraming salamat. Si Rosa kasi, kaya ako hanggang ngayon napapasalamat sapagkat siya ho ang gumastos sa akin nung ako'y tumakbo ng pagka-gobernador sa akin. Rosa! At hanggang ngayon sapagkat panata ko sa Panginoon na pagkakoy nabigyan ng swerte na hindi ko nga alam kung anong swerte. Ako'y babalik sa Aklan para magservisyo. Sapagkat sabi ko nga, mahirap ang angkan namin. So pinangako ko sa Panginoon na pag ako ay binigyan ng swerte ng Panginoon, babalik po ako sa Aklan at tutulungan ko yung mga taong makaahon sa kahirapan.
Nakita ninyo nung mga bata pa yung mga anak ko? Okay, so to it that pupunta na kami sa mga lugar. Sapagkat alam ko na pag sila ay may mga sarili ng malalaki na rin ang pamilya nila, hindi na kami magkasama-sama. At iniisip ko talaga, tingnan nyo, happy tayo lahat sapagkat nandito tayo, di ba? Ang mga anak ko, iniisip ko, nandito talaga sila magbahay, magkakatabi sa isang village sapagkat gusto ko makita ang mga apo ko na masaya at naging healthy. So, salamat po sa inyo at hindi ko makalimutan ang araw na ito. Pero, ang alam ko, darating ang panahon, aabutin ko ang 106 years old talaga. Bravo! Una-una, pag 100 years old ka, may kukunin kang 1 million pesos ngayon. Yun ang inilayi. Cheers, Daddy! Thank you! Salamat sa aking asawa, si Mrs. Marquez, si Elizabeth. Sa kanya, nanggaling ang aking swerte. Magaling si Mrs. Marquez. Salamat, Mami! Kahit ganyan yan, pero mas magaling ang memorya sa akin yan. Alam niya kung sino may utang sa kanya. At siyang kinatanungan ko sa mga pangalan ng mga kamag-anak namin sapagkat ako ay makalimutin na. Okay? Cheers! Cheers! Thank you very much! Palapakan po natin si Congressman Carlito Marquez, Papi!